Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat pakinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Luwalati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanas sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pambutihing Parish Administrator, Reverend Father Douglas D. Badong. Ang mahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon sa ating pasalamatan sa pagsasalamatan tungkol sa Kanya. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Kanyang kapurihay manatili pagpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob. Mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangan maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin, kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay tatanggap ng papuring na uukol sa kanya mula sa Diyos. Ang Salita ng Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon, na sa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ulitin po natin, na sa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makamtan. Tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Ang pag nagtiwala kay tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng puon hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama. Ipagsasanggal lang sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Tumayo pong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Kau Panginoon ang sandahan, ang buhay at ang katotohanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga Eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayun din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno.
Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, "Walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang Biyernes para sa buwan ng Setyembre. At sa atin pong pagninilay sa patuloy na paggabay sa atin ni Kristo, ay tayo po'y pinaalalahanan ng mga bagay na dapat nating isabuhay, mga bagay na dapat na baguhin, mga bagay na dapat na itama. Isa sa mahalagang haligi ng pananampalataya ng mga Hudyo ay ang pag-aayuno. So yung pagdarasal, paglilimos, at pag-aayuno o yung fasting na tinatawag. So importante po ito, talagang ino-observe nila ito noon. Sa atin naman, no, magpasa hanggang ngayon, lalo na kapag mga mahal na araw o Biyernes, no, Biyernes ngayon, ay hinihiling na tayo po ay mag-ayuno sa pamamagitan ng hindi pagkain ng karne o kaya naman ay pagbabawas ng pagkain. So nag-aayuno tayo para hindi lang para sa sarili natin kundi para sa ating kapwa. Kasi yung kaisipan nga, hindi ka mag-aayuno, so specifically, hindi ka bibili ng kung ano man pagkain o material, at yung bagay o yung matitipid mo sa pag-aayuno, yun ang maitutulong mo sa paglilimos. So mayroong kapupuntahan. Hindi pwedeng nag-ayuno ka lang. So baka nagpa-cute ka lang yan, no? Pero dito nga, ang sinasabi ay itong mga Pariseo at Eskriba, dahil nga talagang nanggigigil sila kay Jesus at naghahanap sila ng butas o ng mga kamalian kay Jesus at sa kanyang mga alagad, isa ito sa kanilang kini-question. Bakit ang mga alagad ni Jesus hindi nag-aayuno? Eh yung alagad namin, kami, alagad ni Juan, nag-aayuno, bakit kayo hindi? Yan. So ano bang gustong iparating nito sa atin? Walang mangyayari kung lagi mong ikukumpara ang ginagawa mo sa ginagawa ng iba. Sa ginagawa mo at hindi ginagawa ng iba. So napupunta lang sa wala yung pag-aayuno na ginagawa ng mga Pariseo at Eskriba dahil lamang ito ay nagiging pakitang tao. Dahil dapat kung tayo po ay mag-aayuno, malinaw sa atin kung ano ang intensyon at ito ay nakakatulong sa atin maging mabuting tao sa ating kapwa. So siguro magandang suriin din natin, no? Bahagi ng pag-aayuno o sakripisyo na ginagawa natin, itong pagising ng umaga. Umaga pa lang, kumakalagpag na kayo sa mga bahay ninyo, yung mga kasama ninyo sa bahay, tulog pa. Ikaw, nagbubusisi na. So, iwasan lang, no, na baka mamaya, no, nagiging pangit naman yung ugali natin kasi sa kagustuhan mo na makasimba ng umaga, napiperwisyo mo naman yung iba. Eh, hindi lahat eh. Hindi lahat gusto na magsimba ng umaga. Eh, kung gusto mo magsimba ng umaga, di sige, gawin mo yan. Maluwag sa kalooban. Minsan kasi mayroon pong mga bagay, di ba, no? Sinasabi natin, maga na, ako nga, nagsisimba na, kayo hindi pa. Yan.
Eh, baka pag ganung bagay, hindi nagiging maganda tuloy. Dahil kung tayo, nakukumpara natin yung ating ginagawa sa hindi nila ginagawa, at pakiramdam natin, mas mabait tayo, mas mabuti tayo kaysa sa kanila, eh baka sa bandang huli, mas ligtas pa sila kaysa sa atin. Eh tayo ngayong madasalin, sa ulo na nga natin ang rosaryo, nobina, kung araw-araw dito, iba-iba nobina. Pero yung ugali ba natin, may nagbabago. So, magandang imbitasyon po yan para pagnilayan natin ang ating mga ginagawa. Kasi baka nag-aaksaya lang tayo ng panahon o kaya bored lang tayo, gusto lang natin makaiwas sa mga tao kaya nandito tayo. Dahil kada tapos ng misa, laging naroroon ang paalala na may mission tayo. Mission na maging mabuti sa ating kapwa. At magkaroon nawa ng bunga ang ating mga sakripisyong ginagawa. Amen? Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Amang Diyos upang ilapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo para panibaguhin ang simbahan at ang daigdig. Ang ating itutugon, panibaguhin mo kami, O Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at mga pinuno nito, naway sundin ang pag-akay ng Espiritu Santo upang ipahayag sa mga tao ngayon ang walang kupas na wika ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang ating mga puso naway ating buksan sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na higit na mahalaga kaysa sa mga panlabas na gawain ng pagpapakabanal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Atin nawang mapagtanto na laging mapangyayari ang himala ng pagbabago sa lahat ng mga humihingi ng tulong ni Kristo na makamtan ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Sa mga may sakit, naway maging daan tayo na mapagpagaling na kamay na mga ng pagmamalasakit ni Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagmamahal at kalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumao naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga panalangin ng mga nanonood sa Facebook Live. At ang lahat ng mga misang pasasalamat, matatanging kahilingan, mga agarang paggaling at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisa niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri at kirarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Diba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y niya naramdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Kayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay may hiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na napapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.